Ang pinakamatindi at pinakamatagal ngang pagsabog ng Bulkang Taal nangyari taong 1754 at 7 buwan po ang inabot noon. Sa dami ng abong ibinuga ng bulkan, nabago ang lupa at anyo ng Batangas. May mga bayan pang ang kinailangang ilipat. Nagbabalik si Bernadette Reyes. Kay gandang pagmasda ng Taal Volcano. Pero kung anong ganda ng Taal, siya ring bagsik nito pag nagalit. Taong 1754 nang maitala ang pinakamalakas at pinakamatagal na pagsabog ng Taal na umabot ng 7 buwan. Lumikha ito ng base surge o mainit na ulap na likha ng pinaghalo-halong gas at nagbabagang bato na pwedeng tumawid sa lawa patungo sa mga bayan sa paligid ng bulkan. Sa hazard map na ito ng FIVOX, makikita ang mga bayan na nanganganib na abuti ng base surge na yan kung magkaroon ng pagsabog na kahalintulad noong 1754. Kakalat po palayo mula sa crater ang eruption deposit at gagapang at posibleng tumawid sa tubig at umabot doon sa lupa. At dahil po dyan sa crater wall ng Taal Caldera ay parang rampa ang slope, dahil po sa bilis na 60 kilometers per hour greater, pwede siyang sumampa papunta sa gitna. Ang pagsabog noong 1754, naging dahilan nga kung bakit literal na nagbago ang mapa ng Batangas. Halimbawa, ang Old Taal noon ay ang bayan ng San Nicolas ngayon. Ang sentro naman ng Tanawan na usog ng mahigit 10 kilometro palayo sa Taal. Nag-relocate lahat ng mga towns na ito away from the lake. Ito naman ang hazard map ng FIVOX na nagpapakita ng mga bayan na maaaring tamaan ang tinatawag na ballistic projectile o mga higanteng bato mula sa bulkan. In 1965, I think, nandun pa nag-evacuate yung mga tao, nagkaroon ng malalaking bitak ng bato tumatama sa bangka. Ay tinatamaan yung mga tao. Pero di pa dyan nagtatapos ang posibleng epekto ng pagsabog. Pwede rin itong lumikha ng volcanic tsunami na may taas na 1 hanggang 3 meters. Kung significant yung volume ng mahulog sa tubig, madi-displace din niya yung tubig sa lake. At pag ganyan po, merong wave man na maitutulak at pupunta sa dalampasigan. Yun po ang nagiging volcanic tsunami. Kung sasabayan pa ng ulan ang mga pagsabog ng abo, maaari raw magkaroon ng lahar partikular sa bayan ng Laurel. Nagkaroon na ng fissuring o pagbitak ng lupa sa ilang bayan sa Batangas. Noong 1911 na pagputok ng bulkan, nag-umpisa yung unrest ng January 27. Ito ay nasundan ng sumunod na araw, noong January 28, ng fissuring. Dito sa mismong mga lugar kung saan natin may report tayo ngayon ng fissuring. Kung susunod siya sa 1911, parang ganito yung pwede natin i-expect. Although hindi natin sinasabi na ganitong ganito ang mangyayari, no? Bernadette Reyes, GMA News.